Okay, so what is up guys? Now First Trader is back at it again for another Bitcoin update. As always, every day, mapwera lang nung isang araw kasi nga walang power dito sa amin. So ngayon, dadaanan natin itong CME chart, yung ating total crypto market cap, Ethereum dominance, Bitcoin dominance, at ang isa pa nating paboritong coin na syempre hindi ko sinasabi pero alam ko sa sarili kong paborito ko siya bago si Bitcoin. So mamaya panoorin nyo na lang kung ano yon, no? So dito tayo ngayon sa ating CME chart. Kung makikita nyo, tumigil siya dito noong January 17 and then dito siya nagtuloy kanina, no? So meron siyang gap dito. So sana siya gumalaw, no? January 17, so nagkaroon siya ng gap ba? Ayan, January 15, dito tumigil. Pero dito meron siyang gap. Kung makikita nyo, may gap siya dito sa chart na to. So possible ba siyang i-fill? So that is a potential scenario kasi you know, CME gap yan, di ba? But hindi siya dito nag-stop pala, no? So bigla na lang siya nagkaroon dyan ng gap. So pwede yung ma-fill, that is around the 43k area. So for the Bitcoin price action, pwede yung i-retest ni BTC around 43.1k area, no? That price action. But it is not necessarily needed kasi kung titingnan nyo, dito naman siya tumigil eh. Wala siyang gap sa higher time frame, but doon nga sa 15 minutes is meron siya. So gusto ko lang siya inyo pakita. So baka mamaya kasi pagdating niya ng 43.1 kasi BTC bigla mag-drop kasi nga na-fill na. No, pero again, meron pa naman tayong gap around the 53.7k area. Ayan, no. Ayan, nandiyan pa naman siya yung puting 'yan. So that is still a gap, no. So yun lang siguro for the CME chart, no. I am not saying that would be filled, but there is a chance. Okay, there is a chance. O dito tayo sa ating total crypto market cap, no? So, total crypto market cap, still intact pa rin yung ating head and shoulders. Currently, nire-reject pa rin daily EMA 20. You know, kada touch niya sa daily EMA 20 is nagkakaroon siya ng matinding rejection. No, ito, yan yung rejection area na yan, you know. Kada touch niya, bigla siya nag-weak down. Diba, bumababa ulit yung kanyang price action. So, that is a bearish sign, no? If hindi siya ma-hold nitong 0.618, so, most probably, ito yung next support area niya around the 0.5 Fibonacci retracement tool. And then, that being said, this is a good support and resistance area before, no? So, that would make sense if itetest niya ulit yan. Pero, I'm not saying na kailangan niya bumaba doon. Pero, there is a potential kasi kung titignan nyo, this looks like, you know, para siyang, dito, bear flag, di ba? Titignan nyo, gawin natin siyang puti. It looks like a bear flag, no? If this is going to be a bear flag, kunin natin yung target niya by doing this as the pole, and then ilahin natin siya dito. So that would target to around this area, around 1.73 trillion total market cap. If ito siya sa point na to, magbe-breakdown, no? Ayan, around that area. So tingnan natin, no? So that is just a pattern, no? It doesn't have to play out, but it has a potential or a possibility. If this is ano naman, a rising wedge, no? May magsasabi siguro rising wedge 'yan. So potentially the target ng rising wedge is the bottom of the wedge. So in this case, that is the 1.88 trillion US dollars of the total crypto market cap, no? So dito naman tayo sa ating Ethereum dominance. Still very very intact pa rin yung play ni Ethereum dominance. Wala pa rin naman nagbabago unless dito sa nakikita nating maliit na price action dito, no? So baba tayo ng 4 hour time frame. So, wala pa naman siya. Pwede itong maging ano kasi, maging double bottom. Possible, but I doubt na magpe-play out siya. Pero still, there is a possibility kasi gusto para matest niya yung EMA 20 as a new resistance, no? If this is going to break down further, no? So, for the Bitcoin dominance, ito ngayon, currently, again, wala naman nagbago. Pero yun nga, umaangat yung price ni BTC, but the dominance is declining. So ibig sabihin, that will be healthy for altcoins, no, as of now. Pero if magkaroon to ng matinding bounce at tumaas ang presyo ni BTC, so madadala ang alts. Pero kung bigla tong tumaas ng pababa ang presyo ni BTC, so that is a possible scenario as well, alts will be bleeding, no. So that is just my opinion. So take a look at this. I think so mahalagang area to ngayon, this is a crucial area kasi kung titingnan natin, no, sa weekly chart, ito na yung sunod na support area around 35.45% of Bitcoin dominance. So possible yung ma-hit, pero kung ma-hit yung target natin dito, that would go lower, no? So that is it. So right now altcoins are doing good, I think, no?
That being said, pupunta tayo dito kay Cardano, no? So this is my one of my favorite coins. Kung bakit? Sinasabi ko naman yun sa Telegram. So kung hindi nyo alam, pasok kayo sa Telegram group chat or sa Telegram channel para mas masaya, no? So dito nag-speculate tayo, there is a potential inverted head and shoulders na mangyayari, but yun nga, hindi siya na-validate or hindi siya hindi nag-play out yung ating gustong mangyari na play or yung gusto natin makita na play. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, pabalik ko lang, no? Pag may nakita kayong potential pattern na nagpo-form, huwag muna kayo magte-trade or kukuha ng position hanggat hindi pumupunta dito sa breakout point. Okay? Just to be safe. No, para kasi kung titignan, nag-long kayo dito, ay baka mag-ano to, inverted head and shoulders, eh biglang bumaba pala. So durog kayo doon sa part na yon. So that is a very, very wrong technique, no? In my honest opinion. So ano naman yung nakikita natin dito ngayon, no? So this looks like to me a potential double bottom pattern, no? So dito naman is mga week lang yan nandito. So nasaan yung neckline? So gagawin ko tong ganito. This could be its neckline, no? Or the resistance, and it is currently testing this area around the 1.48 area. So bakit diyan ko nilagay? Bakit hindi dito? Kasi kung titingnan niyo, these are just weeks, no? Wala tayo ditong candle close na solid, no? Wala ditong candle body. Ito, pwede ko to iangat hanggang dito. Yan, pwede dito, di ba? So that could be a potential double bottom pattern. And if this is going to be a double bottom pattern, so paano naman ang itsura nun? So, di ba, ito ganyan siya, double bottom. And then, ganito. No? So if that is going to be a double bottom pattern, what would be its target? No? So conservatively, kukunin ko siya ng papaganito para lang conservative. No? So if this is going to break out, no, siguro within this week, if ever na magbe-breakout, that would target to around the $1.86 Cardano. So that is not yet confirmed, pero I think there are some confluences, no. Kung titingnan natin, labas natin Fibonacci retracement tool, nandito sa recent swing low, the neckline or this area is almost confluent with this 0.236. No, so hanggang dito sa area na to, pwede tayo diyan mag-speculate. Pwede yan dito ma-reject, no, upon testing the 0.236. Pwede yan ma-reject kasi kung titingnan nyo, yung orange line or the EMA 100 is currently almost confluent with this area. Okay? So that is just my 2 cents. Pero kung titingnan nyo, weekend yung pinanggalingan itong daily candle na to, pero ang laki ng volume, di ba? So that is a good or a healthy scenario. So kung itatanong nyo naman sa fundamentals, kung may magsusupport ba nito sa fundamentals, ang alam ko kasi by January 18 or by tomorrow, magkakaroon na ng launching ng Sunday Swap. Kumbaga, kung di nyo alam yung Sunday Swap, para siyang pancake swap ni Binance Smart Chain. No? So, ganun lang siya sa madaling salita. So, syempre, kayo pa rin magde-decide, do your own research, no? Do your own diligence. Very, very, very diligence. Okay? So, yun lang siguro. And then, ano pa ba? Yun pala nakita ko kay Cardano. So, another pattern siguro is this bullish pattern din siya actually. So, dito, we can say na nagbe-breakout na siya. So, dito siguro. Yan, taas pa natin. Oh, sige, dito. Alisin ko muna yung fibs, ha? Ito, we can say that this is a... Gawin ko siyang blue. No? We can say that this is a bullish expanding triangle. So if that is a bullish expanding triangle, almost the same target naman sila, no? Almost the same target. So ganyan. If this is going to break out, mas malaki pala target ito. I'm sorry, yung wala kasi ito nakita. So that is around the $2 Cardano area, no? So that is a very, very bullish pattern for the for Cardano's price action, lalo na kung magtutuloy-tuloy yung ganito lang yung Bitcoin dominance natin. No, so that is again not a financial buy, not a financial advice, do your own diligence pa rin, no? So kung titingnan natin, meron pa siya dito support na bullish divergence, no? Potentially bullish divergence. So gawin ko tong green. I think this is a bullish divergence. I-check ko rin, no, sa aking cheat sheet para lang sure tayo. Okay, so that is a bullish divergence, ito siya, no? So, ayan siya, di ba? Ayan siya. Lower low sa price action, pero higher low sa RSI. So, that is a bullish divergence. Very, very good support for this bullish patterns na nakikita natin as of the moment.
No? So, so much for that. This is, let's go naman to kay BTC, no? So, sa 1 hour time frame, still intact yung ating rising wedges para sa ating update yesterday, no? So, dito, nagkaroon tayo ng rising wedge na sobrang sharp. Ito, nagkaroon ng double top, no? So, nag-form siya dito na head and shoulders. Pero, yun nga, hindi siya nag-breakdown ng tuloy. So, it needs to retest, no? So, ano naman yung nire-retest niya? So, that is hourly EMA 200. And then, dito, nag-form ulit siya ng isa pang rising wedge. So, dito, nag-breakdown. Kita nyo, walang volume. No? Nag-retest, breakdown, nag-retest ulit. So, ngayon, this could be a very, very good pattern or a very, very good rejection, no? From this recent support that it has now become a resistance, no? It looks like it has confirmed itself. So, again, the target for this rising wedge dito pa rin is the bottom of the wedge, which is around 40K. So, for this wedge naman is around 42K, no? So, if ma-hit itong target na to, so, most likely, ang next niya itetest is itong area naman na to, no? So, this could be acting, this could act as a good support kasi dito is meron siyang resistance, diba? Na-break dito. So, tingnan natin, no? So that is it for the hourly time frame. So sa 4-hour time frame, meron tayo dito malaking rising wedge. Again, the target for this is around this area, around 40K as well. Pero yun nga, ito yung sinasabi natin na potential magkaroon ng bounce. Pero kung titingnan nyo, unang 4-hour candle natin ngayong linggo is ang laki agad ng volume natin sa red candle. So kung titingnan nyo, diba, by the history, ilang ulit na tayo dito, EMA 50, rejection, EMA 50, rejection, yung green, EMA 50, rejection, bam-bam, support, then doon, double tap, na break, di ba? Rejection. So, EMA 50 is acting as a good, very, very good resistance. And if hindi niya pa yan mabutas dito, I think this will be, again, devastating. Kasi, kita nyo kung ano yung nag-block sa kanya ngayon, that is the EMA 50 or this green line, no? So, if mabutas yan ngayon, yun, no? Wala siyang ano doon, nag-weak lang siya, and then it looks like it is getting a very, very good rejection, no? So that is what I think for the 4-hour time frame. The 4-hour EMA 50 is a very, very good resistance as of the moment, okay? So sa daily time frame, ito, titingnan natin, meron tayo dito ng dalawang doji candle. Saturday and Sunday's candle are doji candle, so that is a it means indecisiveness of the market. So if hindi niya pa matouch ito, no? Makikita natin, meron tayo dito obvious na resistance, no? Descending resistance, okay? So, that is a very, very good resistance. So, ano naman yung pinakita natin ng huli? Tingnan natin, no? Ginawa ko na siya dito ng group. So, if this is a bear flag, again, that would target to around yung blue line, yung blue stick, around the 37K area, no? So, if this is a rising channel, that would target to around approximately 39.3K. No, pero it, ngayon it looks like it is breaking down. Pero if this breaks out, so 50K possibly, pero yun nga nasa baba siya ngayon. But again, that is not yet confirmed since hindi pa naman siya nagbe-breakdown. Okay? So tingnan natin yung mga fractals, no? Kasi kung titingnan natin, it doesn't have to be exactly na katulad nito. Hindi siya kailangan na pagka fake out, mataas na bounce, hindi ganon. No, kasi dito nag-fake out. Pwede yung mag-bounce dito and then pagka-hit nung 40K or 39.5K, bigla yung mag-bounce. So, that is still a potential or a possibility, no? So, huwag tayo masyadong kampante, no? The cup and handle pattern is still valid in my opinion. Nasaan na ba yun? Ito. That is still valid in my honest opinion. Okay? That is still valid unless mabreak nga itong support natin na to. Ang area na yan. O gumawa siya ng lower low. That is a possible scenario kasi dito ang ating lower low is around the 40K area. No, so we can expect that 40K is a good area for support, no? So dito naman sa ating bearish expanding triangle sa daily, still this is a valid pa rin. No, kung titingnan natin ng mabuti, the 0.618 is acting as a resistance, no? So lalo na siguro ngayon kasi confluent siya sa daily EMA 20. So, 44.2 area is a very, very good resistance in my honest opinion. So, the target for this is around 34K area, around the 34K area. Pero, syempre, we can expect a good bounce pa rin dito sa 786, around this 37.5K area. So, that is still a possible scenario. No? So, pwede yan nga, katulad sabi natin kayo na mag-double bottom dito, biglang lumipad.
that is still a good play for Bitcoin, no? Pero tingnan pa rin natin kung ano yung mga susunod na mangyayari. So since kakasara lang ng ating weekly candle, pwede natin itong bisitahin yung ating weekly chart, no? So dito sa ating weekly chart again, nagkaroon siya ng retracement and pumasok siya ulit sa loob nitong ating triangle. No? So currently nasa loob siya and it looks like it is having a rejection at this area, at this point. So hindi siya nag-close above the area. So there is a possible scenario na pwede siyang bumaba dito up to the EMA 100 sa weekly time frame, pero still pwede niya ulit i-test muna 'yan before going down. If mag-confirm as resistance, then potentially ma-reject siya and mag-retest kay EMA 100, which is currently sitting at the 35.7k area, no? So sana may natutunan kayo dito, no, sa ating daily uploads, no? Kung may natutunan kayo, huwag niyo kalimutan mag-like, comment, subscribe. Again, hinihintay ko kayo mag-comment ng ano, gusto niyo yung topic para sa ating tawag dito, First Traders Learning School, kasi wala nagko-comment kahit sa TikTok. So dito mag-comment kayo sa video na to kasi binabasa ko naman 'yan lahat, no. Mag-comment kayo diyan kasi ang hirap na magtuturo ako nung akong bahala sa ituturo ko. Pwede naman gawin ko 'yon. So mag-upload na lang ako, hindi ko na ila-live stream, 'di ba? So 'yun lang, as always, secure your profits and protect your capital. Cut losses without mercy, no? Invest in yourself. Okay? 'Yun lang everyone. Let's go.